nandito ka na eh. Ayan yung opportunity. Bakit hindi mo pagalingan? Bakit hindi mo ibigay yung best mo? So ganun ako, kahit saan ako pumunta. Happy New Year, everyone! This is Fisha Michelle. Welcome back to my channel. And I'll give you a tips. Ano ang mga ginawa ko? Paano ako kumita ng 7 digits income every year? Or sabihin na nating millions a year. Knowing na nagsimula ako as a service crew and then now a businesswoman. So if interested ka, please watch this video until the end. So ano nga yung mga ginawa ko to become successful in my career? Sa mga hindi pa nakapanood ng video ko na my humble beginning, so I'll put the link dito sa taas or dyan sa description box. Kasi yan na rin yung story ko. Pero ngayon, ikwento ko din ang mabilisan lang so saan ba ako nagsimula. Anyway, so kahapon kasi, nag-couple goal planning kami ni Han sa mga nag-follow sa akin sa TikTok. So ayan, follow nyo na rin ako dyan. Na-post ko na yon yung couple goal planning. And then I realized, no? So, kasi pag-usapan mo nyo yung past and then pag-usapan nyo yung mga plano nyo sa future. And I realized, grabe yung blessings na, kumbaga, grabe na rin pala ang nilakbay namin. Nilakbay ko. Sige, ako muna, no? Personally. Na from where I came from and to where I am right now. Kumbaga sa madaling salita, malayo na rin pala yung narating ko. So, di naman po sa pagyayabang, no? So, yun na nga. Ano ba yung kwento ko? So, ako kasi, kami kasi, I came from a poor family dito sa Binyan, Laguna. Mananahi yung nanay ko and then nagpiprint ng sombrero yung tatay ko. And... maiyak. So, nag-aral ako, kami magkakapatid sa public school. Fast forward, no, college na kami, kailangan naming tumigil ng pag-aaral kami ng ate ko kasi hindi kami kayang pag-aralin ni nanay. Kasi nga, during that time, nag-iisa si nanay and si tatay is wala siya sa amin. Parang ganon. We don't have a choice kung hindi mag-stop ng pag-aaral and then mag-work. So, nag-work ako. After graduation, grabe talaga, 16 pa lang ako, no, nag-work na ako na bantay sa isang clinic, ng skin clinic. That's my first job. And then, nagtrabaho na ako sa Jolly B, so as a service crew, KFC, Pizza Hut, and then ako yung nagpapaaral din sa sarili ko. So, working student ako, ganun din si ate. Then, every time na bumabagyo, talagang lumilipad yung mga bubong, kailangan naming lumikas, pumunta sa lola namin, nangungutang ng tuyo, imagine niyo tuyo na lang, kailangan mo pang utangan, pati sardinas. And then, ayun, every time na ganun, may experience ko yung baha, yung naglilimas, lagi ko sinasabi sa sarili ko talaga na this is just temporary. Kasi pwede kong baguhin ang future ko. So, ganun ako mag-isip. Ayun, ganun lang lagi, positive thinking. Alam ko na sa sarili ko na mababago din yung buhay ko, hindi laging ganito. So, dapat ganun ang ating disposition sa buhay. And then, nag-apply ako sa call center. And yun ko naman nakilala si Taz, yung love of my life ko, yung honey ko, si honey ko. And then, yun, sa call center, nag-aaral ako, nagtatrabaho, nagbabazar, nagtitinda ng mga kung ano-ano, nagdidivisoria, ibibenta ko sa gabi yun, tapos sa umaga, divisoria, tapos nag-aaral pa. So, ganun yung buhay ko. Talaga lahat ng racket ginawa ko para lang kumita ng extra kasi may pangarap ako. And then, after that, na-realize ko na hindi ako yayaman dun sa call center for after 6 years. So, 6 years din ako na service crew. So, total is 12 years ako empleyado. Okay? Hindi masamang maging empleyado. Kuha ka lang ng experience and then upgrade mo yung skills mo. Lipat ka sa iba or magtayo ka ng business mo. So, yun yung ginawa ko. Nagtayo ako ng business ko. Mahirap, nakakatakot, no? 20,000 yung sweldo ko nung time na yun sa call center. Naiiwan ko. Na nasanay ako na meron ako nun. Pero talagang pikit mata and it's a leap of faith talaga na Lord, ikaw nang bahala sa akin. Mag-resign ako kasi gusto ko yumaman. So, ganyan. So, I put up my own business and grabe yung blessing ni Lord after that. Nakabili na ako ng bagong car. So, when you get out of your comfort zone, blessings overflows talaga. Kabili ako ng bagong car, first car ng family namin. Dati, pedicab lang sa sakyan namin. Yun yung Toyota Innova, si Mika. And then, nakatulong ako kay mother na mapatayo yung bahay. Hindi na binabaha. Naging third floor na siya. So, grabe, no? Grabe yung blessings. Nag-networking din ako. So, ang daming racket. And then, dumating yung insurance industry sa buhay ko noong June 2015. Pero grabe, okay na rin naman ako dun sa business namin na corporate giveaway, yung printing ng umbrella, t-shirt, ganyan. So, yun, kung gusto nyo, may order pa kayo. Andyan naman yung nanay, andyan yung parents ko, andyan yung sister ko, Von Sherl, and then RB Liage Hats and Cups. So, tuloy-tuloy pa din sila sa corporate giveaway business nila. So, kung order kayo, no, nag-plug pa. Wow naman! Wow! Balik tayo, di ba? Insurance. So, nakilala ko insurance June 2015 and sabi ko, nung nakita ko yung business, ay maganda siya, ha? Parang gusto ko kasi ma-insured ako and then at the same time ma-insured rin yung family ko. And then, sabi ko, kung nagandahan ako, alam ko na protected ako, secured yung future ko at hindi magiging burden sa family ko kung magkasakit ako or kung mawala ako. So, why not i-share ko to sa iba? So, that's why talaga naging interested ako na paano ba maging insurance advisor or financial advisor? Hindi ako ni-recruit. Ako yung nagpa-recruit, no? Sa tinanong ko dun kay kuya, paano ba?
'di ba? Paano maging financial advisor. So 'yon, doon nagsimula lahat. And then nung nandito na ako, talagang ginalingan ko na. Sabi ko nga, minsan nandito ka na eh. Ayun 'yung opportunity. Bakit hindi mo pagalingan? Bakit hindi mo ibigay 'yung best mo? So ganoon ako kahit saan ako pumunta. When I was in Jollibee, lagi akong award as best in suggestive selling. Nasa call center ako, top agent, ganyan, AHT, pabilisan ng call handling, 'di ba? Nung networking, napakadami kong naging tao. So ganoon ako. Kahit saan mo ko dalhin, I will always give my best. 'Yun 'yung aking pagkatao. Hindi na aalis sa akin 'yon or sabihin ng competitive din ako 'yon. So nung nandito na ako sa insurance, talagang na-awardan agad ako, fast starter awardee, naging MDRT ako or million dollar roundtable member. We're in 2% lang sa buong mundo 'yung nagko-qualify doon. I'm so blessed na nag-qualify ako doon and sa first year ko pa lang noon. So back to back MDRT ako for 2 years and then naging leader na ako. And then congrats nga pala sa honey ko. So shout out, MDRT na din siya for this year. So 2022 tinrabaho namin 'yung MDRT niya and this is it. Kanina lang in-announce na MDRT na siya. Congrats honey ko, Tarsius, MDRT. Kapag MDRT ka, it also means na kumita ka ng million. So imagine niyo 'yon, first year pa lang ako noon, 2015 ako nag-join, 2016 ako naging MDRT and 2017. 'Yun na 'yung kinita ko. And then dito kasi sa mundo namin, habang tumatagal ka dito sa insurance industry, tapos lalagaan mo 'yung mga clients mo, is talagang palaki ng palaki 'yung income mo kapag tuloy-tuloy ka, hindi ka tumitigil. So 'yon, dito na talaga noon na kumita ako ng millions. Na experience ko din, 1 million in 1 month. So, hindi naman laging ganun, ha? So, ang title nga nito is 7-digit income every year, no? And dito talaga siya. So, sobrang rewarding itong business na to, itong career na to. So, if you want to join us, I'm looking for a financial advisor. Yung may pangarap, mas importante yung pangarap sa kanya, hindi yung excuses niya. So, join us kung yun ka. Comment down below, sabihin mo, I have no excuses, I have a big dreams. I want to join your team. So, i-comment nyo yan dyan, and then i-PM nyo ako sa aking Facebook para maging friends tayo. I'll help you. Or if you want to be our client, pwede rin, no? PM nyo lang din po ako. So, yun na nga, di ba? Before, may corporate giveaway business ako, bago ako napunta dito sa insurance. And then, after a year, 2 years siguro, I closed that corporate giveaway business. Nag-focus na lang ako dito sa insurance business namin ni Han. Parehas kami. So, yun yung maganda kasi talagang magkatuwang kami ng asawa ko. Super na-enjoy namin yung business na to. Magkasama kami parate. And then, ngayon, Zoom meeting lang, no? Nakakapag-client kami ng taga Davao, taga Kilapa, Pawan, taga Baguio, taga La Union. Kaya sobrang convenient and sobrang enjoy kami. Okay, so napahaba na yata yung kwento ko. Pasensya na kayo, ano? Napakadaldal. So ano ba yung tips na ibibigay ko sa inyo? I have 8 tips na ibibigay sa inyo. Ano yung ginawa ko? So ano yung mga napulot nyo sa kwento ko na mabilis ang kwento, ano? So unang-una, you have to believe in yourself. Kung gusto mong ma-achieve, kung ano yung mga na-achieve ko, mabago din yung buhay nyo. Ngayon, ayaw mo na ng buhay mo, ayaw mo na ng binabaha, ayaw mo na ng tuyo, ayaw mo na nakatira dyan sa lugar nyo. Gusto mo naman sa subdivision na maganda. Gusto mo naman mag-travel. You have to believe in yourself. Kasi kung may pangarap ka, maniwala ka na kaya mo. So may reason dyan. So nilagay ni Lord yan sa puso mo kasi that's for you. And then, pag nakita mo na, anong pwede kong gawin para makuha ko yung dreams ko? Just do it. Diba? Huwag puro takot. Kasi yun ang marami sa atin, diba? Ah, dito na lang ako. Comfort zone yan. Sorry ah. Diba? Madalas, yun, hindi tayo makaalis sa employment kasi may fixed income. Pero yun din mismo, yung reason bakit hindi mo makukuha yung dreams mo. Kasi nandun ka na lang sa comfort zone mo. Nakatali ka na dun. Second, don't stop when you're tired. Stop when you're done. So, ang may relate ko dito na kwento is yung sa call center. Gustong-gusto kong matanggap sa call center. Nag-aral ako. Hindi pa ako marunong sa computer masyado. Kasi wala naman kaming computer during that time. Sa Manila ako nag-apply. Nagko-commute ako. Hindi ako marunong sa Manila. Probinsyana. Diba? Taga Laguna. Ayan. Tapos, yung takong ko, napuputol. Literal, nanilagyan ko ng bubble gum. Dumating talaga ako sa ganung point na yung pera ko talaga sakto lang. Ang pangkain ko lang. Kasi nag-a-apply ako ng call center sa Manila. Pangkain ko lang ay fishball. Yun lang ang budget ko. O, diba? So, hindi ko mabilang sa daliri ko ilang call center companies yung nag-reject sa akin. Pero, hindi ako sumuko. Kasi, ito yung way ko para lumaking income ko. Kasi, from service crew, diba? So, hanggang sa natanggap ako. So, hindi ako tumigil. Talagang siguro more than 10 yung companies na nag-reject sa akin. In just a short period of time yun. In just a month. Ganun ako talaga. Dala ko yung dyaryo. Talaga, iniisa-isa ko yung mga companies sa Manila. So, ganun. Halos ipagsiksikan ko yung sarili ko sa kanila na I need this job. Hanggang sa may tumanggap sa akin at nagtiwala sila sa akin. So, thank you. So, hindi ako tumigil.
legal, di ba? Don't stop when you're tired, stop when you're done. Pwedeng mag-slow down, pero tuloy-tuloy pa din. Number 3, grit. So ano ba yung grit? Basahin ko lang ha. Grit is a personality trait possessed by individuals who demonstrate passion and perseverance toward a goal despite being confronted by significant obstacles and distractions. So, di ba? Tuloy pa din kahit maraming problema. So, ano maikukwento ko sa inyo dito? Last 2021, nung nag-baby project kami ni Han, IVF, nagpa-IVF kami, I have the video. Nabuntis ako, no? Sobrang happy kami. Pero, sadly, after 6 months, nawala ng heartbeat si baby. So, grabe yung experience namin yun. Ang tagal namin hinantay na dumating si baby, na magka-baby kami. Nakala namin, ayun na, pero talagang hindi pa. Ang laki ng ginastos namin, and then, para mangyari yun, di ba? And then, wala naman din pala. Nakakalungkot din is na-ICU pa ako, na-CS ako, ICU, and then, yun nga, munti ka na rin ako mawala. Kaya thank God at buhay pa po ako ngayon, 2023 na, sobrang thank you Lord. Nangyari man yun, yeah, we slowed down, tumigil kami, nagpahinga kami mag-asawa, nag-enjoy kaming dalawa, and then after that, tuloy pa din ang business namin. Tuloy pa din yung advocacy ko to share and educate, makapag-educate ng mga breadwinners, ng mga parents na dapat ma-secure nyo yung future nyo. Kasi hindi mo alam ano yung pwede mangyari bukas, paano na yung pamilya nyo na umaasa sa inyo. So, anumang problema, marami dyan, maraming distractions, maraming problema, focus on your goal. And isa yan, sasabihin ko, next natin is you have to focus on your goal. Laging dun ka lang nakatingin, di ba? Yung dream board nyo, i-update nyo. Ako, andito lang yung dream board ko, picturean ko na lang, ipakita ko. So, kailangan nandyan lang yan para mas laging ma-remind kayo sa kailangan nyong gawin. Hindi pwedeng salasalabat, no? Dahil mong ginagawa. Lahat na, binigay mo, 10 yung job mo, 10 yung career mo, 10 yung binibenta mo, kung ano-ano, nalilito na yung mga tao sa'yo, hindi ka nakilala. Sino ka ba, diba? Jack of all trades, master of none. If you want to be successful sa anumang bagay, sa career mo, sa business mo, you have to focus. Okay, aralin mo. Walang naging successful overnight. Learn new skills para maging expert ka dun sa bagay na yan, na kung ano man yung gusto mong gawin na yan. So, hindi pwedeng kung ano-anong tinitinda mo, halo-halo, no? May ganyan ka, may ano ka, nagtitinda ka pa nito, may tinda ka pang ganito, lahat na. Panglima natin is find your passion and get paid for it. So, favorite ko to kasi, yan, importante na mahal mo yung ginagawa mo. Importante na nag-e-enjoy ka. Naku, kapag hindi ka nag-e-enjoy, you'll never be successful in that particular thing. Ako, I'm so blessed na eto, I found my passion, which is talking. Talking to people, educating, helping them, diba? Giving service. Yun eh. Kaya nga SLA ang team namin. Service, love, advocacy. Also, known as Shanalee Liage Abascial. That's my real name. Gustong-gusto kong gawin yan. Gustong-gusto kong mag-serve. Importante na mahal mo yung ginagawa mo. Hanapin nyo yun. Saan ka magaling? Magaling ka ba kumanta? Then tingnan mo kung paano ka pwedeng kumita dyan sa skills mong yan. Magaling ka ba mag-drawing? Magaling ka ba magsalita? Di ba? Magaling ka ba mag-edit ng videos? So, marami. And if wala ka ng mga bagay na yun, pero gusto mo yun, matutunan, so upgrade mo din yung skills mo. Find your passion and get paid for it. So, para kang hindi ka nagwo-work eh. Yun nga yung, pag nag-uusap kami ni Han, layo sabihin, ano, parang di tayo nagtatrabaho. No? Parang gala lang kami ng gala. Kain dito, mall dito, hotel dito. So, sobrang blessed. Tapos, pagkita mo, oh, may sweldo na tayo, diba? So, wala na ginagawa namin. Kasi parang hindi work. It's because we love what we're doing. Diba? Unlike noon, ako parang magpapasok ako sa work. Sa call center, sakit sa ulo. Napapamura ako lagi. Diba? Yung mga irate caller kasi. So, yung mga nakaka-relate dyan, taas ang kamay. Number 6, be grateful. Don't forget to count your blessings. And don't forget to be a blessing to others. I-share nyo yung blessings nyo. So, anumang problema, huwag mong masyadong dibdibin. Kasi pag binilang mo yung blessings, mas marami kumpara sa problema. Mas malaki ang biyaya ni Lord kumpara sa problema na meron ka ngayon. Maniwala ka. And then, share your blessings. Share ka sa church, sa charity, sa mga nangangailangan. Huwag ganyan sa money, ano? Kasi we are just a steward of money. Hindi yan sa atin. Lahat galing kay Lord yan. And binigyan ka niya ng blessings kasi kailangan i-share mo yan. So, yun yung reason ba't ka binigyan ng biyaya ni Lord. Number 7 is find a support system. So ako, I'm so blessed na nandyan yung husband ko. 200% talaga, he's very supportive, willing to help, to support me, and to love me. So yun talaga siya. So kaya sobrang blessed ako dahil nandyan siya. So talagang hindi mangyayari lahat to, yung success na meron ako sa insurance business namin kung wala siya. Magkatulong kami sa lahat ng bagay. Pag ako stress na, sabihin ko sa kanya, and then patatawanin niya ako. Ang dali ko naman patawanin. Kaya madali yung trabaho niya kasi ang babaw ko. Ang dali kong tumawa
madali ko rin umiyak, di ba? Sobrang babaw. So, yun siya. Kapag nagsalita na siya, talagang makikinig ako kasi talaga yung wisdom din niya kakaiba. So, matalino. Kakaiba ang aking asawa. Kaya, blessed din ako to have support system. Nandyan siya, and then nandyan yung family ko. Yan yung family namin na nagmamahal sa amin, na lagi namin pwedeng makausap, mahinga ng opinion. After you did everything, di ba? Binigay mo na yung best mo, learn to rest. And ibigay mo na lahat kay Lord. Once na magawa mo na lahat, sa tingin mo, you did everything, out of control mo na yung mga pangyayari, then ibigay natin kay Lord. So, siya lang ang makakatulong sa atin at wala nang iba. So, ano ba yung mga blessings sa dumating sa amin because of this business? I have a vlog. Kung hindi nyo pa napanood, andyan lang din yung link. So, paano ko nabayaran yung 800K na utang namin sa credit card? Dahil dito yun sa business na to. Last year, so talagang sobrang blessed. Ang dami nagtiwala sa akin, sa aming mag-asawa, no, ng mga clients. So, thank you sa inyo lahat. Thank you po sa tiwala nyo. We'll make sure na hindi po namin sasayangin yung trust na binigay nyo sa amin para sa aming mga clients at sa aming mga agents na din na nagtitiwala sa amin. Salamat po. So, ang blessing namin last year is naging Elite Gold qualifier kami, both of us, kami ni Han. Pag Elite Gold ka kasi, so Bronze, Silver, Gold. So, Elite Gold yung highest award dito sa FWD. So, as a manager, kaming dalawa ni Taz is pares kaming Elite Gold qualifier. So, attend kami ng annual awards on March. And then, Paris qualifier kami. So, magta-travel kami sa Paris, France! This coming May! We're so excited na. That's the first time namin magta-travel together na yun yung highest trip incentive nitong company last year. So, na-achieve namin siya and this May 2023 kami magta-travel. See you in Paris! And yun nga, kanina lang na-announce na MDRT na si Han or Million Dollar Roundtable Member. 7-digit income na rin si Han. So, Han, baka naman 7-digit income ka na. Baka naman pwede magpa-starbs chan. And then one of my agents will also join us sa Paris. So si Mary Grace San Antonio and she's also an MDRT. Congratulations! Kaya ayan, so i-message nyo lang ako kung gusto nyo rin makapag-travel for free like us. Kumita ng million, maging MDRT like ako, like Tarsius, like Mary Grace. So ayan lang po. That's all for this video. Sorry ko napahaba. I hope you learned something and I hope na-inspire ko po kayo. Especially ngayon, di ba? First week of the year and I know lahat tayo nangangarap na mabago naman yung year natin. May this 2023 be all good to us. Pero syempre, hindi mangyayari yun kung hindi tayo kikilos para sa pangarap natin. If you want to change your life, you have to change what you're doing right now. So, hindi pwedeng the same thing lang yung ginagawa mo and then gusto mo may mabago sa buhay mo, no? That's insanity. So, if nakatulong tong video na to sa inyo, please don't forget to like, comment, share, and subscribe na rin dito sa aking video. And follow me sa aking TikTok. So, ito yung last naiiwan ko sa inyo, no? The way to get started is to quit talking and begin doing. Happy 2023, everyone! Always remember, your life is a gift from God. What you do with it is your gift to God. Thank you so much, and God bless you all. Bye-bye! Yeah!